Nakatikim ng pambabatikos si Marie Fowler, kapatid ni Tony Fowler, mula sa mga netizens dahil sa umano'y masasakit na salita na binitawan nito kay Aviona Obe sa bagong inilabas kasi na vlog kung saan pinapili ni Tony Fowler ang miyembro ng Toro Family, kung sino ang gusto nilang alisin na miyembro sa Toro Fam. Lahat sila pinili si V. Sinabi ng mga ito ang rason kung bakit si Bea ang nais nilang tanggalin na miyembro ng Toro Family. Ngunit ang talagang hindi nagustuhan ng mga netizens ay ang mga sinabi ni Marie Fowler, which is ayon kay Mama Marie ay si Bea umano ang dahilan kung bakit laging nauospital si Tony dahil sa kung ano-ano mong ipinapakain itong si Bea kay Tony. Ekis naman itong si Bea kay Marie dahil sa ginagawa nito sa kanyang kapatid. Dagdag pa ni Marie ay kahit na alam na niyang pinaplastic siya ni Bea ay ayos lamang ito sa kanya dahil parte ito ng kanyang pakikisama, hindi para sa Toro Fam kundi para sa kanilang dalawa ni Bea. Sinabi pa nitong fake friend umano itong si Bea. Kaya tuloy maraming nakapanood ng video ang naaawa ngayon kay Bea, hindi lamang din dahil sa mga sinabi ni Marie, kundi idagdag pa ang lahat ng Toro Family ay si Bea ang pinili na alisin bilang miyembro nila. Sa page naman ni Marie Fowler ay naglabas ito ng statement kung saan sinabi niya ang kanyang side tungkol sa mga negatibong komento ng mga netizens sa kanya. Ayon dito ay mahaba umano ang kanyang pasensya. Ngunit nasagad na umano siya, lalo pat kung ang mga ginagawa umanong mali ni Bea ay paulit-ulit na lang at magiging dahilan pa ng pagkawala ng kanyang pamilya ay talagang nakakawala daw ito ng tiwala. Sa feed ko, sa page, gusto ko laging masaya. Ngayon lang to. Feelings lang muna. Lagi kang titignan ng tao bilang masama kapag nagdedisiplina ka ng isang tao kapag pinaramdam mong mali siya. Mahaba ang pasensya ko, nakakalungkot, pero ibig sabihin nasagad ako. Alam kong sa pamilya namin, kahit hindi ka dugo, eh tunay na pamilya ang turingan. Mapupunta ka talaga sa punto na mawawalan ka na ng tiwala kapag ang problema na dala niya ay pwedeng ikawala ng taong pinakamamahal mo sa buhay. Kahit gaano pa kabait ang isang tao, kung ang nakasalalay ay buhay na ng tao, dahil lang sa dahilan na ay nakalimutan ko, ay di ko alam. Pero sinabi sa kanya, eh mapupuno ka. Mawawala lahat ng saya, mawawala lahat ng bait ko kapag yung mag-ina na yung labas-pasok sa ospital na hindi mo malaman kung gusto bang manlason kasi paulit-ulit di ko na alam iisipin ko. Sa mga taong naiintindihan ako, salamat. Sa mga taong hindi, sana hindi mangyari sa mahal niyo sa buhay. Nung wala kayong pera, di naman kayo ganyang kaarte ah. Kung saan-saan lang din kayo kumakain, di ba? Sabi pa ni Tony, ngayong may pera na, kala nyo lahat ng nangyayari sa inyo, kailangang intindihin ng lahat ng tao na kapaligid sa inyo. Iba ang tulong sa tulong na nagpapamukha ng utang na loob. Iba kayo tumulong, nakakatakot kasi kapag natulungan na yung tao, parang pati emotion or pagkatao dapat hawak na ninyo. Masyado kayong superior magkapatid, grabe kung kailan may pera lumala. Ano, tanga ba si Tony para di alam kung ano kinakain niya? Di naman siya ganyan dati ah, just saying. Real talk Marie Fowler, kung hindi ka kapatid ni Tony Fowler, ikaw ang maraming boto sa pinaka-toxic. Masyadong mamando, lahat gusto pinanghihimasukan. Pati ka-live-in na si Odie, bawal magpakatotoo dahil maging jolly lang at humarot ng very light like Tito Vince, sisitahin na ni Marie. Bakit ba tumitira ka na naman sa isang bahay kasama ng Toro Fam? Pagkasama ka talaga nila sa isang bahay, palaging may gulo at issue. Napakasakit mo pang magsalita sa mga member na akala mo binili mo na pagkatao nila. Kapatid ka lang ni Tony pero hindi ikaw si Tony. Ikaw kaya magluto at mag-asikaso sa kapatid at pamangkin mo na sinasabi mong mahal na mahal mo. Panay ka lang din sip-sip kay Tony. Basang-basa ka na namin mga viewers mo at masakit na sa mamata namin yung mga astahan mo, Marie Fowler. May point po kayong lahat, naiintindihan po namin na mga fans nyo na bukas na libro na ang buhay nyo.
Pero sana po sa pagkakataon na ito sa ganyang sitwasyon ay dapat po sa inyo na lang po lahat, kumbaga usap po kayong lahat ng off-cam. Real talk lang din po, hindi din nakakabuti sa pamilya ang sobrang prangka. Minsan kasi, ikaw talagang apple sa Thorofam. Real talk lang din po. Bawas-bawasan din ang pagiging prangka. Isipin kung nakakasikit ba o hindi. Gusto mo ikaw na lang tama sa lahat ng bagay. Isipin mo din naman, di porket ikaw si Mama Marie, ikaw na lang masusunod sa lahat ng bagay. Lahat naman kayo may masamang ugali dyan, kaso nga lang mas madaming takot sa'yo, Mama Marie. Literal na takot sa'yo, ayaw magsabi ng hinaing sa'yo kasi nga laging sinasabi ikaw ang ate at kapatid ka ni Tony. Real talk, pansinin mo din sarili mo minsan kasi sobra din bunganga mo sa kanila. Ikaw na lang magluto eh para safe kapatid mo at pamangkin, hindi yung dami mo pang sinasabing may damay ka pang ibang tao. Mag-solo ka na lang, B. Marami naman sumusuporta sa'yo. Kesa magmukhang kawawa ka, kaya mo yan, naaawa ako sa'yo. Lalo nang sinabihan ka nila na di maganda, mahirap makisama sa mga taong walang tiwala sa'yo. Huwag mo na ipagsiksikan sarili mo dyan, mag-vlog ka na naman sarili mo, focus ka na lang doon, B. Support ka namin. For me, kung paulit-ulit na siya nagkakamali, sana bigyan na lang siya ng ibang gawain, hindi nagpapaluto at pagpapainom ng gamot kay Mami Oni. I think may mali din kasi kayo. Alam nyo nang hindi niya maisaulo ang mga bagay-bagay na yan at magluto ng maayos. Bakit hinayaan nyo pa din siya ang magpatuloy ng gumawa nun? Sana kayo na lang po yung nag-adjust para hindi na paulit-ulit yung mga nangyayari kung hindi talaga niya maisaulo yung mga ganyang bagay-bagay. Kasi kung paulit-ulit naman na sana pinalitan na lang yung toka niya para di na din paulit-ulit nangyayaring kay Mami Oni, isang pamilya kayo dyan, tulungan nga sabi nyo. Kahit pa may sahod pa yan ola, kung di naman na niya magawa ng maayos yung trabaho niya, ay sobra naman po kayo, Mama Marie. Napaka-perfect mo naman. Grabe yung pinapakain ng panis si Tony Fowler. Hindi naman siguro po tanga si Mami Oni kung kakainin niya bigay ni Be. Na panis kung panis ka nga talaga. Sus, kung di ka lang talaga kapatid ni Tony, malamang ikaw ang maraming boto. Hindi sa lahat ng bagay ang pagiging prangka mabuti. Sana naisip mo rin na may puso si Be na sasaktan din po. Pwede naman off-cam sabihin mo pang fake friends lang sa'yo. Grabe yung iba nga, siniraan kayo ng sobra-sobra na patawad nyo, si Be pa kaya na never kayo iniwan. Huwag masyadong mataas tingin sa sarili po, sobra na.